What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon kasi guys, may na-receive tayong isang napaka-special na package. So itong package na to guys, is galing pa kasi to sa Mindanao. So napaka-laki ng tiwala ng customer na to sa shop namin. So napaka-laki ng pasalamat din po namin sa kay Bustoto. So shoutout kay Bustoto sa malaking tiwala niyo po sa shop namin at sa aming trabaho. Ngayon naman guys, i-share ko sa inyo kung paano namin ginagawa ang proseso ng pag-repair at pag-press sa problema na bingkong. Okay guys? Pero bago ang lahat guys, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at mag-comment sa baba kung meron kayong mga katanungan para amin po masagot po yan. Ang mags na to guys is para sa Honda CB400 or Super 4. So big bike to guys. So yung mags na to guys is pinagawa na raw ni Bustoto to sa Mindanao. Pero nagtaka siya, bakit pag nagmamaniho siya is nanginginig yung manibela, lalo na pag mabilis. Mabilis, malakas na ang manginig. So, ano ba problema? So, samahan nyo ko guys, check natin. So, ito guys. Kung mapansin natin guys, pag inikot siya, mayroon siyang talon. So, paano natin makita ng maayos o malapitan ang talon? So, ito guys. I-zoom ko yung camera para makita nyo po guys. So, ito guys is basic na ano to guys sa mga malakihan. Pero pag mga maliitan, so gumagamit kami ng dial indicator yan guys. So, yan guys oh. May parting malapit pero pag umikot, may parte siyang sobrang layo. Kagaya niyan guys oh, sobrang layo na part na yon. So, pag mabilis umikot yan guys, tatalon-talon yung part na yan guys. So, yun yung dahilan. Kung mapapansin mo, may giwang siya maliit pero malaki yung talon. Yung problema sa mga gawa sa labas guys, yung mga pokpok, kasi ang binabalik nila yung labi lang. Pero yung talon hindi nila nagawa yon kasi wala silang sapat na kagamitan or equipment para dun sa pagre-repair na yon. So nagpo-focus lang po sila dun sa pagbalik lang po ng labi. So which is may pagkukulang yun guys at hindi po talaga nila nagagawa talaga yung tamang pagre-repair. Masasabi ko guys is remedyo lang po yun guys yung ginawa nila, hindi talaga siya yung solusyon dun sa problema na ating naranasan o naranasan nito ni Bustoto. So ito yun guys, napakita ko na sa inyo. So ngayon guys, paikutin natin siya kung ano yung magiging galaw niya pag umikot. So yan guys. Kung mapapansin nyo guys, sa right side, meron siyang bumabagsak-bagsak. Or tawag nila dyan talon. Tawag natin dyan guys, sa problema niya is bengkong. Yan guys. Normal guys, pag hindi pa nagawa yung bengkong, nakalabas yung labi. Pero ito kasi guys, pinagawa na nila dun sa may mga gumagawa daw dun sa Mindanao. So, yan lang ginagawa nila guys. Yung labi, binalik nila. Kung mapansin natin, wala na siyang nakalabas na labi. Naayos na po nila yung labi na nakalabas. Pero, hindi lang po yun yung problema talaga guys. Ang pinaka main problem, yung bilog niya hindi niya na nababalik ng tama. So, yun guys. So, dito guys, kung mapansin mo guys, ito yung press namin guys. So, ipipress natin ngayon yung lumubog o bumengkong na part. So, dito guys, sa proseso na to, pag malaki yung bengkong guys, kahit sa ibang bansa, Europe, US, Asia, lahat yan guys, iniinitan. Meron, alam ko guys, meron gumagawa sa C6, si, hindi ko nababanggatin yung pangalan guys. Hindi sila sabi, walang painit. Imposible yun guys. Walang ganun. Pwede yun pag mild lang yung bengkong. Pwedeng walang init. Ginagawa rin namin yun. Pero kagaya nito guys, malaki yung lubog niya o malaki yung bengkong niya. Hindi po pwede guys. Mabibiyak po yung aluminum guys. Dito sa proseso namin guys,
gumagamit kami ng digital thermometer. Sinusukat po namin ang tamang temperature ng aluminum rim or aluminum mugs kung pwede na ba siyang i-press or hindi pa. So, yan guys, iniinitan po namin talaga yan. So, normal lang yan guys. Huwag kayong matakot sa pagpapainit dun sa mug sa pag nag-repair. Basta, tama po yung temperatura na sinusukat nila or temperatura ng iniinit nila na mugs bago nila i-press. Bawal po guys yung umabot sa sobrang init o yung nagbabaga na yung mug, sihina po talaga siya guys. Totoo yun guys. Pero kung tama lang po yung temperatura na ginagamit natin or binabantayan natin, wala po maging problema guys. So yan guys, yan yung makikita nyo yung baril na yan. Digital thermometer yan guys. So ginagamit namin lagi yan pag nagre-repair kami. So infrared yan guys. So yan guys, oh. May sukat yan guys. Binabantayan namin lagi yan guys. Ganun talaga ang tamang pagre-repair. So sumusunod kami guys sa standard ng ibang bansa kung ano ba yung temperatura na ginagamit nila. So ginagamit din namin guys. Ano ba yung machine ginagamit nila? Ginagamit din namin guys. Itong machine na to, hindi ko lang alam kung mayroon ito sa Pilipinas, pero ang alam ko wala, kami pa lang mayroon ito guys. So yan guys, ipipress natin yung ano na yan guys. So gumagamit kami ng special machine guys para sa mugs repair lang po yan. Talaga yung press na yan guys. Wala na po yung ibang pwedeng gawin guys. So yun lang ang kaibahan namin dun sa ibang nagre-repair. So nag-i-invest po kami sa mga machine guys. So mas mahal ba kami sa ibang repair? May posibilidad mas mahal kami konti. Pero minsan guys, may mga comment or may mga sinasabi yung mga customer namin iba na pumunta sa amin, mas mahal pa raw yung pokpok na gamit po kaysa sa amin. Sa amin magkano lang? Naka-promo kami sa Honda Click, Mio, tsaka Honda Beat, pati sa mga Wave, XRM, yung mga mugs ng mga ordinary underbone bag guys is 650 lang yan guys. Konting diferensya guys, quality malaki difference guys. So yun yung kaibahan guys. Kasi hindi kaya ng manual ang quality na maibibigay pag mayroon kang machine. So yan yung katotohanan guys. So bakit ko na i-compare guys? Gusto ko lang malaman nyo ano ba yung comparison ng machine at walang machine. So sana hindi nyo mamasamain yun guys, kasi hindi lang naman po si sa Caloocan meron na po. Marami pong kahit sa iba-ibang lugar marami pong gumagawa yun guys. So yun lang yung mai-share ko sa inyo guys or paliwanag ko sa inyo guys. Paano ba yung proseso namin? Mari parehas kami nag-iinit. Ang kaibahan nila, wala silang monitoring. Di nila alam kung ano ba yung tamang temperature para safe pa rin yung mugs. At hindi. Basta sa kanila, iniinit nila, binabaga nila yan guys. Sigurado guys, bago sila magpukpo kasi matigas po yung mugs guys. Hindi yan gagalaw. Pag hindi yan lumalambot o hindi yan naiinit ang sobra, pagpukpok lang. Sa amin guys, iniinit siya pero binabantayan namin. So yun yung kaibahan guys. Meron namang iba guys, pinipress lang talaga nila, mild lang, pwede yon, hindi siya kailang init. Pero pag malaki talaga, nabibiyak yung guys. So yun lang yung gusto kong ipaliwanag sa inyo guys. Kailangan po na talaga ng init ng isang aluminum rim o aluminum mugs para siya ay ma-repair ng maayos. Init, hindi masama. Basta tama yung temperatura, walang problema. Yung mugs na to guys, is may crack to guys. Doon sa pinagawa ni Boss to, nilagyan lang yata nila ng epoxy. So yan guys, nilinis namin siya.
kasi may sobrang dumi at numipis na siya. Parang kinaskas bago lagyan na yung steel epoxy. So, tinigweld na namin yan, guys. So, yan, guys. Okay na siya, guys. Tigweld, tapos na-align na namin siya. May giwang din to konti, guys, pero naayos na namin. Giwang, bengkong, okay na siya, guys. So, laki ng pagkaiba, guys, dun sa before. So, nawala na yung talon niya, guys. Yun yung binibigyan namin ng oras ang pag-ayos ng talon tsaka giwang, guys. So, repair, inaayos po talaga namin yung trabaho namin, guys. Kailangan lang oras. Hindi siya makakuha sa biglaan lang or saglit lang. So, yan, guys, yung side-by-side comparison, guys. Makikita niyo yung before, laki ng talon. So, after, wala na yung talon. Wala na rin yung giwang, guys. At naayos na rin natin yung crack. Isa sa mga problema dun sa pag-repair nila dun sa Mindanao. So, sinisigurado namin, guys, kasi malayo si Busto. So, kailangan maibigay namin maayos para maging masaya siya, guys. So, yan, guys. Oh. Malinis na po yung repair namin, guys. Hindi siya yung basta repair lang or basta welding lang. So, winelding namin, ni-repair namin ng maayos. Quality ng welding machine natin, guys. So, dito, guys. Ayan, guys. Dinala ko na si LBC. Papadala natin yan kay Busto. Sa makukuha niyan after mga 2 days siguro. So, ayan, guys. Dito, guys. Binayad ko pabalik sa Mindanao is 760. Ang declared value niya is 5,000. So, gusto ni Busto. Mataas yung declared value. So, iyan, guys. Yan yung resibo, guys. So, thanks for watching, guys. So, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. So, yun, guys. Like and comment sa baba, guys. So, much salam, guys.